mo pa alam kung ano-ano yung sinasabi mo. Diba? Hindi naman kung ano-ano yung sinasabi ko. That was my reaction. Kasi, exactly. Sa tingin mo ba, magkakaroon tayo ng ganito kung nakakatuwa yung reaction mo sa amin? Dapat ba akong matuwa? Dapat bang nakakatuwa yung reaction ko na nag-aaway-aaway kayo? At sa tingin mo ba, dapat akong matuwa na ganun ang reaction mo sa amin? Well, hindi yun. Hindi na yun para sa akin para i-decide kung ano yung mararamdaman mo. But at hindi rin ikaw, at hindi rin ikaw, wala ka sa posisyon para mag-decide para sa mga viewers. Hindi naman ako nag-decide for the viewers. Don't twist my words or wag mo anong yung reaction ko na parang it's an attack against you guys. These are your lives and ito yung kumakalat ngayon and nag-base kami sa napapanood namin. I mean, kayo yung magkakakilala. Hindi namin kayo kilala personally. Hindi namin alam yung mga beef nyo. Pero the way na magsalita tong mga viewers nyo, the way na magsalita kayo, the way na kausapin nyo sila, you really know them. Hindi namin kayo kasi, alam eh. So, may sinabi ka kanina sa live na parang ang show namin ni Francis is walang moral. Ano, I did not say na wala kayong moral. I will never say that. Walang makukuhang maganda sa live, parang something na ganun? No, hindi ko yan sinabi. I did not say na walang makukuhang something. Or, hindi ako ganyan magsalita. So ano yung exactong mga sinabi mo kanina sa live mo? Ang mga sinabi ko is I'm really disappointed. Nadidisappoint ako na knowing ha again yung initial reaction ko nung napanood yung mga video na nag-aaway-aaway itong mga beauty queens na nilulook up ng maraming tao. Nang dahil yun, sa live namin. Oo, dahil sa live. Yun yung mismong point. Kasi di ba ang nangyari na ngayon, pinagdikit na yung video. So, again, if you'll imagine itong part ni Barbie and then part ni Francine, you have fan base. Ikaw, Miss Juliana, and then si Lars, may mga fan base din. And then, alam mo yun, nag-aaway-aaway. And sabi ko nga, mayroon ng ganito before. Hindi nyo ba naisip na hindi namin ginusto na mangyari yon sa mga live namin? Wait lang. Sana bago kayo nagsalita, bago ka nag-live, na disappointed ka, sana inisip mo muna. Nag-start yan sa live ni Francine, na-shock si Francine, so hindi niya ginusto. Sana nilawa kami isip mo na baka after live may ginawa si Francine para kausapin si Madam or si Lars. Teka lang. Ngayon nag-live ako. Ang okay. Gusto mong palabasin dahil sa live ko, kaya lalong nagkagulo dahil sumagot si Lars kay Barbie dahil tinanong ko si Lars. Tanggalin nyo nga muna yung mga wifi. Diba? Hindi ba ganun yung nangyari? Hindi. Ngayon isipin mo mabuti. Sana inisip mo na after mag-live ni Francine na inatake ni Barbie si Lars, hindi kaya kinuusap ni Francine si Madam or si Lars na, o Lars, kumalma ka ha, kasi medyo may bawi naman si Madam sa bandang huli kahit medyo may masakit na nasabi eh. Akin live ko, hindi mo rin ba naisip na hindi ko kagustuhan na nabunot ni Lars yung pangalan ni Barbie at after that, alas 7 ng umaga ako natulog dahil pinipilit kong maayos ang lahat? So ang ine-expect nyo is kaming mga nanonood, dapat malawak yung pag-iisip at mag-a-assume kami for the best. No. Hindi lang yung sinabi namin. Mo eh. Napakasimple lang ng iisipin mo. No, ito yung mas simple, Juliana. Kung alam nyo na sobrang init ng topic na, wait lang, let me speak. Wait lang po. Sorry for body, but para lang maitapos ko to, para if ever may rebut ka, masabi mo rin na maayos. Kung ganun ka-sensitive yung nangyari sa live, na hindi mo rin na-expect, na shock ka din, na nagsalita sila ng masama, nag-away-away sila, they say bad words, hindi mo ba responsibility ka? Kaya nang sabi mo, na napuyat ka hanggang 7 a.m. kinausap mo din. And then si Miss Francis, sinabi niya na siya silently, kinakausap niya rin tong iba pang mga beauty queen na huwag mag-away-away. Hindi nyo ba responsibility or at least na sabihin din yan sa public para alam din namin. Kasi hindi namin... Ina, okay. Point taken. Okay. Bakit kailangan ko pang sabihin sa public when I already posted my two cents about the matter? Nung tinalakan ko sila, Ann, tinalakan ko silang apat on publicly. It's on my wall. And I do not delete posts. Ah, okay. No, I'm referring to Barbie. Wait lang.
Kasi sinasabi mo na bakit hindi namin sinasabi. Ito lang ang logic dyan. If I do something, kapag ka nag-shopping ako at pinahappy ko yung sarili ko, and I don't post, papakialaman ng mga tao, di ba? Ang sasabihin, pinapaintindi ko lang sa yung logic, sasabihin ng mga tao, pasyala ka kasi. Kapag ka nag-post ako, nang shinapping ko naman, na supposedly hindi ko ipopost, ang sasabihin ng mga tao, mayabang ka, nagpo-post ka pa. So, saan ka lulugar? Yun yung question ko. Okay? So, whatever I do privately does not define what I do publicly. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Okay. Okay? And as per your viewer kanina, the exact words that you said, because your live was deleted, as per your viewer kanina, ang sinabi mo, hindi daw dapat live, hindi dapat ginagamit ang live na platform para magkaroon ng ganon. Tama, mali? Tama naman. Like, yun okay. Naman talaga yung gusto ko rin sabihin sa inyo. Okay. Okay. So, dapat ba? This is just my question. Walang personalan. Yun lang yung point mo. So, para mas maintindihan mo, sa puntong alam mo at sa puntong nilalaban mo, tama ba na ang Facebook ay gamiting platform para mag-post ng laplapan pictures or laplapan videos sa iba't ibang tao? Tatanungin lang kita, yes or no? Yes, I mean, is laplapan a crime? Is it illegal? Okay. So, so hindi illegal sa paningin mo yung makipaglaplapan ka na napakarami ding taong nakakakita? While we... Yeah, I mean... Anong point? Ito yung point. Ito yung point. Okay. How can you speak of morality when you also are immoral? Yun lang yung punto ko doon. Kissing someone else is immoral? That's not... Kissing someone else is not immoral. Okay, posting. Kissing someone and taking a picture of it and posting it is immoral. That's not my point. Ang point but ko doon... But that is the analogy you were okay. trying to do. No. No. Ito ang sinasabi okay. ko sa'yo. Kasi dinala mo na ako dyan sa eksena na yan eh. Ang sinasabi no, ko lang... Ikaw yung nagdadala sa akin sa personal... Okay. 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 Versus okay. sa public na okay. argument na okay. nag-usapan natin. Okay. Okay. Let me rephrase. Okay. Let me rephrase. Kung sinasabi mo... Kinausap mo si Barbie after that and I guess this is just a suggestion kasi... Yung post, nag-steer siya ng commotion eh. Maraming tao talaga yung hindi lang naman ako yung nag-assume. A lot of people too. I guess you owe it to the public as well. Since you are a public figure, guys, na nasabihin din na grabe yung nangyari kanina, na sana meron kang kahit, hindi naman kahit kada live mo na meron kang experience. Pero kung may ganito lang na mangyayari, na talagang very sensitive na topic, and yun nga, na nag-cause ng negativity, na may ginawa ka rin sa part mo, kasi pwedeng, matatapos yung live and then ayun nga, people are gonna share it and then iisipin lang nila na nagkaroon ng negative dun sa video without knowing na indeed pala ikaw, may ginawa ka rin behind after that na di ba pwede naman tayong kumuha ng disclaimer kagaya nung sinabi mo, pinagsabihan mo before yung ibang beauty queen, wala naman yung difference ngayon sa ngayon eh, na pwede mo rin sabihin, pwede ka rin mag-status or even make a quick live na mag-update ka na yung nangyari kanina, hindi mo siya ginusto and okay ka na. Nag-educate mo din sila. Yun okay lang naman. Na. That is the point. Oh, kaya nga. Okay ka na. Because... Ay, okay naman ako kanina pa. Okay. Okay. Katulad nung point mo na kilala naman namin sila pare-parehas. Mm-mm. That's why I chose not to post anything about that. And that's the reason kung bakit hindi ako nagsalita about that. Why? Because... Knowing Barbie, if ever I speak something, and knowing Lars, if ever I speak something about that, it will only cause flames. Understand? Yun kasi yung hindi nyo naiintindihan. Bira lang kayo ng bira. So yun lang yung sinasabi ko din sa'yo. Okay? Nakatulad kanina na wala naman akong pakialam kung anong gusto nyo gawin sa buhay ninyo. I never even posted or hindi ako nakipag-chismisan tungkol sa laplap videos mo. That's why I didn't know if it was a photo or... No, I'm just making a point here na hindi ako nangingialam sa business na wala naman akong kinalaman. Ganun lang kasimple yon. Pero kung alam ko,
na meron akong dapat panghimasukan or dapat ako mangialam sa business ng ibang tao, that's the only time when I'll say my two cents. Katulad nung nakaraan, if you are pertaining na sinasabi mo, na pinopoint out mo na parang sinasabi mo, parang lang sinasabi mo, na parang binalik mo sa akin na you were doing Love Wins. You're pro-love. Because of the lap-lap videos. Because of the kissing videos. So, indirectly, you are pertaining that I'm anti-Love Wins. Kasi no. Yun yung... Okay, wait lang. Kasi sinabi mo bakit yun ang ginamit ko eh. Diba? Na ikaw, ang post mo, eh, para lang mapakita sa tao na Love Wins. Okay? So, ang point nun, syempre, dahil ako yung kausap mo, so sasabihin, ang lalabas sa tao naman ngayon, para lang maliwanag, ang lalabas sa tao ngayon, I'm anti-love. No, hindi. Okay? Pero yun ang mga lumalabas kanina. Yun yung mga nagko-comment kanina. No, Ina, because you were a public once. Nung pinanood mo yung video namin ni Juliana, you were a public. And that's your assumptions, yung mga sinabi mo kanina sa live mo. Okay. Yes. Nabigla akong pumasok. Mm-mm. Diba? Hindi kita inaaway because I don't know you, wala naman akong galit kahit kanino or anything. Pero pinagpipilitan mo kasi na as public figures, we owe it to the public. Tama? Mm-mm. To explain kung anong nangyayari. Pero how can we explain to the public when we're already being judged? And why would we explain to the public? Why would we choose to explain to the public if it would just create fire? Well, how would you know? How would you know? How would I know? Fire. How would I know? Because I know. You know why? Because after the live, Lars posted, "Some dogs bark on the wrong bitch." You know what happened? Barbie asked me to do a live again right after, but I said no. So alam mo kung gaano sila kainit? So nagigets mo yung logic kung gaano sila kainit, kung bakit Juliana and I chose not to speak about anything at hindi namin pag-usapan dahil doon. Okay? Dahil doon, because we know both parties. Alam namin na puputok lang sila, lalo. Okay? Oh, I mean... And don't give me that face, honey. Don't give me that face. No, kasi, sorry. Ano kasi talaga ako, like, nasa-surprise ako sa defense mo, and... You want proof? No, this is for everyone, since ikaw na din naman na nag-open na... we owe it to the public. Nung I'm friends in kinokontradict mo kasi yung sarili mo, tapos ngayon right now sasabihin mo na you want paano ko kinontradict yung sarili ko? Wait, paano ko kinontradict yung sarili ko? How? Eto, like right now sabi mo ngayon, you want proof, and then gusto hindi, mo na magbasa. Hindi kita kinokontradict. This was really supposed to be private. Pero since para lang sa sinasabi mo na we owe it to the public, at sinabi ko na din naman that we were talking to them, I'm not contradicting myself. I'm just giving you the proofs and the receipts that I have. Lahat ng laban ko, I always have receipts. That will defeat the purpose ng sinasabi mo na kaya in the first place, kaya hindi ka nag-explain sa tao. No. Alam mo, para lang simplehan to, Francine. Like, alam ko, kagaya nga nasabi mo, kilala mo yung both party, kilala mo sila sumabog. But, knowing you, like, kaya mo ding magsalita, like, in a positive note, in a fair note, na explaining I people. I did. No, kanina, di ba, ginawa kong joke si Lars? Ginawa kong joke yung statement ni Lars? Yung statements? Hindi ko siya alam, ha? Like, I was basing yung after nung live na nasabi mo. Kasi, ano lang, para lang maging simple siya talaga, right now, Francine. Yung nangyari kasi talaga sa video, hindi talaga siya maganda. Like, kahit ikaw naman na-shock, di ba? And people will talk. People will see it negatively. Kagaya nung naging reaction ko. Kaya meron tayo ng usapan na to. And if you have done something pala to control that,
to minimize that para kausapin si Barbie kung bakit niya ginawa yon, and to calm them and to calm Lars. And alam ko na sabi mo it should be private, but for me it's an important piece ng video mo na magpapakalma rin ng mga tao, because kung mananatili lang yung perception nila na ikaw sa sarili mo may ginawa ka eh, after ng live kinausap mo na na-shock ka and all that, but lahat naman na nanonood na stuck sila sa napanood nila, wala na, kumbaga wala na after credits or wala na director's cut, hindi na alam yung nangyari na may ginawa ka. You have done something on your part para patahimikin yon and para kausapin